Nung game ng Lakers at Nuggets, Game 1, binanatan itong si D'Angelo Russell ng mga Lakers fans na may daga o mano siya sa dibdib sa tuwing maglalaro na sila sa playoffs. Napakapangit ka na kanyang performance nung Game 1 dahil 1 out of 9 lang siya beyond the arc at may total na 6 out of 20 shooting from the field. Pati nga si LeBron ay hindi na nakatiis at nagalit sa kanyang pinagagagawa. Napaka-obvious sa Los Angeles na wala kay AD at LeBron ang problema dahil kung makikita sa kanilang stats nung Game 1 na si LeBron ay nag-record ng 27 points tapos may 10 out of 16 sa field. Si Davis 32 points din at may 14 rebounds. Napaka-disente. Kaya ang problema ng Lakers ay nasa kanilang mga role players. Matik na yan. Kahit umiscore pa ng tig 40 points si LeBron at AD at pangit naman yung laro ng kanilang mga role players or support ay matatalo pa rin sila dahil siguradong sasabayan lang sila ni Murray at ni Jokic sa puntusan. Ganun ang sistema ng Nuggets. Pag si LeBron lang at AD ang makakagawa ng 20 plus points, malaki ang tsansa na matatalo pa rin sila. Para lumaki ang tsansa na manalo ang LA sa Denver ay dapat umabot ng 20 plus points yung score ni AR or Russell or kahit isa lang sa kanila. Isang factor din kung bakit natalo ang Lakers ay ang kakulangan ng player para sa rebound. Dati na natin itong napapansin. Kahit si Dwight Howard nga na wala na sa NBA ay alam niyang big man ang kulang ng Lakers. Kaya makikita nating todo papansin ito sa kanyang social media at ang mamakaawa pa na papirmahin ni Rob Pelinka. Ito rin ang inireklamo ni Davis ngayon. We need to get better in rebound, sabi niya sa latest interview. Dito din natin maa-appreciate yung mga player na maangas at marunong mangasar ng kalaban. Pansin ko kasi sa LA puro mababait yung players nila. Playing safe lahat. Walang kayang mangasar kay Jokic. Yung Golden State Warriors may Draymond Green na kaya itong gawin para mawala yung laro mo at hindi ka makafocus sa game. Sa Lakers meron din naman pero dati yun. Si Dwight Howard. Kung maaalala nyo, nung playoffs inasar ni Howard itong si Jokic ng mga maaanghang na salita. Minsan din yung mga nakakasar na bumps. Isa din yun sa nakatulong para ma-distract si Jokic. It's a mental game, ika nga. I learned how to do what he was doing. Not so I could do it in the game. Take away nothing that Jokic do. I studied this man so I knew when I played him what I needed to do. It's a mental game. I learned how to do what he was doing. Not so I could do it. Yung problema ni Davis sa rebounds, nagkaroon naman ng solusyon. Kaso nga lang sa Game 3 pa. Inannounce kasi ng mga sports channels katulad ng Bleachers Report na expected na daw si Christian Wood na makakapaglaro na siya sa Game 3 nila sa playoffs. Which is isang napakagandang balita para sa LA. Dahil itong si Christian Wood nag-a-average ito ng 7 rebounds per game. Isang 6'10 na power forward at pwede rin gamitin bilang sentro. May tira din ito sa 3. Tsaka malay natin mga idol, baka kasama itong si Wood sa listahan ng mga players na nagiging mamaw sa playoffs game. Baka dito pa niya may pakita sa Lakers team. Grabe din naman talaga yung mga support ni Jokic sa paint. May Porter Jr. at Aaron Gordon pa. Si Gordon pa lang, kilala na nating high flyer yan. Kaya tingnan na lang natin kung ano ang magiging next strategy ng Lakers sa game 2 bukas.